Ano ba ang click na segment ngayong magpapasko? Yan, alam mo Tita Lu, isa... Mga tsanggi-tsanggi dyan, dami, no? Mga tsanggi, tsaka Tita Lu, alam mo ba, sa retail business, eh, karamihan lahat ng kuan, yung last quarter of the year, doon kumikita ng gusto. Kaya napansin mo Tita Lu, kalahat ng mga nagbubukas ng business, karamihan yung last quarter of the year. Kasi yung kinita mo ng January hanggang September, kikitain mo yon in the last tsaka maraming quarter. Pera pag December. Maraming pera. Bakit? Lalo, bonus, di ba? Lalo na, mag-election pa. Oh, ako nababaha na naman ng pera ngayong election. Pengi naman dyan. Saan nang gagaling yung Tita Lu? Sindikato ng droga. Drug lord kay drug lord. Gambling lord. Joke yeah. Lang. Updated naman yung mga OFW dahil nga sa, di ba yung mga news na nangyayari sa Pilipinas, minsan nauuna pa. Makaalam yeah. Yung mga OFW sa atin. Kasi parang naging libangan na nila yung Facebook, Twitter. Oo, ang bilis, mabilis kumalat ang mga balita ngayon. Hindi na sila nalulungkot ngayon. Okay, wag na kayong kakaliwa. Dali-dali makipag-communicate sa family. Oo, wag na po kayong kumaliwa. Kanan pero, na ng kanan. Mahirap naman talaga ang buhay OFW. Kaya meron isang tula dito tungkol sa buhay OFW. Ano pangalan niyan? O, basahin natin to kay ang tula ni Joy Ann Keyboard. With feelings yan. Ha? Sige, go. Kaya bigla ako kinabahan. Ang title po nito ay Ang Aking Paglalakbay. Dahil nung... Huwag ka tumawa, baka mag-NWR yan. Dala ng pagnanais, karangyaang makamtan, nilisa ng bayan upang hanapin ang kapalaran. At dito sa Taiwan ay aking sinubukan, pangarap maabot para sa aking mga mahal. Pwede na. Sa aking pag-alis sa bayang Sidnilangan, baon ay dalangin sa aking pupuntahan. Sana ating may kapal ako'y gabayan, bigyan ng tapang upang paglalakbay makayanan. Maraming pagsubok sa aking ang aking nararanasan, pagwasak ng tahanan di ko inaasahan. Ngunit gayon paman, di ito naging hadlang upang paglalakbay ko ay aking wakasan. Okay, maganda. Maganda nga. Tiniis ko ang lahat, lungkot, pangungulila, pananabik sa anak, idinaan sa pagluha. Telepono ang daan upang kalungkutay maibsan. Makausap lamang makausap lamang sila ang tangi kong kasiyahan. Oo nga, sorry. Ilang buwan na taon ang aking tiniis, kalayaan sa akin ay kanilang pinagkait. Pagkatapos ng kontrata, ang aking ninanais dala ay tagumpay sa aking paglalakbay. Maganda, maganda. Diba? Telepono, sabi niya, hindi siya marunong mag-chat. Oo nga. Magastos ka pa. Siya, Joy Ann. Joy Ann. Wala ka na ipon. Joy Ann Keyboard. Okay, gagawin namin, request nyo lang. Gagawin namin, basahin namin yung mga pieces ninyo. Si Emo, si Mary Young, di ba? Hi, Ate Mary Young. May tanong dito si Mary Young. Nakalagay dito. Ano bang tanong niya? Emo time. Yan. Anyway, comment ko lang kay Jong Ann Kibol. Ang sabi niya, ilang buwan at taon ang akin tiniis, kalayaan sa akin ay kanilang pinagkait. Ibig sabihin, wala siyang day off? Could be yun ang overtone ng Tita Lu. Oo nga, mukhang malungkot si Joan. Tsaka Tita Lu, mayroon yung pagka, parang binabanggit niya pagkawasak ng pamilya. Pamilya, ibig sabihin, nangaliwa ang asawa mo, no? Same here. Yeah. Naka-relate ba, Tita Lu? Oo nga. Anyway, meron pa isa, kaya lang mamaya na lang. Yeah. Pero alam mo, maganda yung kanyang tula. Ibinahagi lang niya kung ano ang nangyari sa kanyang pagiging OFW. At makatotohanan yung kanyang pagkakanarate, Tita Lu. Mula sa pag-alis niya dito, ano yung mga naranasan niya doon, yung mga pangungulilang naranasan din ng mga OFWs. Pero maganda naman yung kung kanyang conclusion, sana sa pag-uwi daw niya, tagumpay pa rin ang kanyang dala. Paano ba ma-measure ang isang tagumpay ng isang OFW? Dahil ba sa pera? Ako, Tita Lu, honestly, hindi eh. Kasi ako, kung naging maayos ang pamilya niyo at pagbalik mo magiging masaya kayo, okay na sa akin yun. Kasi, kung pera lang naman ang sukatan ng buhay ng tao, bakit yung mayayaman? Nagwawala pa rin, nagpapakamatay, mayroon mga suicidal tendencies. Oo nga, diba? So, it's really just happiness. Basta maging masaya ka sa buhay mo, masaya, okay na yun. Kaya ako, malungkot, di na malungkot mga OFW ngayon dahil sa gadget, di ba? Dahil dami. Sa technology, actually, diba? Meron nga akong mga kilala. Ayaw umuwi ng Pilipinas. Gusto na nga lang, magbakasyon na lang sila eh. Oo, hindi na. Basta meron ka lang grupo dyan, nag-church sila pag Sunday.
wag na silang kung saan-saan pa pumupunta kasi magastos 'yon. Tama. Pwede namang daming parks ang magaganda sa Taiwan. Correct. Tsaka dito, I mean, sa akin, isama niyo po ang spiritual development ng buhay ninyo. Yes, Father. Para Jonas. Hindi kasi alam mo yung titulo, kahit papaano, yes, mas gumagaan ang buhay. Isang doktor to eh, pare. Oo nga, tama yan ha, diba? Tama yan. Hindi mo pagkalimutan yan. Oo. Okay, yung mga OFW contributions sa ating magazine na The Migrants, mabasahin po namin yan, basta may oras. Dito po rin sa gabay ng OFW International, para matuwa naman kayo, mabigyan ng recognition ang inyong mga paghihirap. Yes. O kaya mga effort din yan, di ba? Pagsusulat, yep. Di ba? O, basahin nyo nga pala yung ano ko. Ano column. Nga pala siya? Ang column ko dito kasi, yung overseas parenting. O, di ba? Kasi pinag-usapan natin ito dito sa show. Kaya nakalagay dito na gusto niya ng mas detalyadong paano magiging mahusay na magulang kahit remote o nasa abroad kayo. Kahit malayo. I-click nyo lang yung ating archive broadcast kasi meron tayo doon topic. Pinag-usapan natin ito. Yeah. Kaya nakalagay, ganda ko dyan ha. Photoshop. Natin. Diba? Nakalagay dito, mahirap din na maging magulang abroad, overseas parenting. Si Tita Nene naglagay dyan eh. So, pwede nyong basahin to. And then, kung gusto nyo marinig yung pinag-usapan natin tungkol sa overseas parenting, pwede nyo namang itignan sa ating archive broadcast sa www.gabay.ofwinternational.com. Yeah. Pwede rin silang, oh yun nga pala, pwede kayo magpadala ng pagbati para magamit natin sa OFW Family Day. Mm. Yung mabalak natin. Correct. I-record nyo lang parang sa YouTube. Tapos, ipiplay natin sa POEA. At papuntahin nyo yung mga pamilya nyo para silang babati sa inyo. Mm-hmm. Yan yung project natin for maganda December. Maganda yung titulo ah. Oo, maganda talaga kasi meron tayong pamburakay. Diba? So, babalik tayo sa ating programang gabay ng OFW International with Mr. Ray Tayag. At tatanungin natin siya tungkol dito nga sa Mafia, Model OFW Family of the Year Awards. At syempre, mga balitang Pilipinas, bibigay din natin mamaya sa inyo para updated kayo kung ano nangyayari dito. Mga issue tungkol sa mga sa hacking. Correct. Diba? Ano pa ba ang isyong na, yung mga police na... involved sa car napping. Tsaka yung mga defective rubber boats. Oo nga, binili, no? Tapos ano ilang milyon na naman ang kinuha nila. Actually, wala masyadong kasindak-sindak na balita ngayon sa Pilipinas, eh. O, wala naman. Mababait nga yung mga politiko kasi malapit ang eleksyon. Mm, diba? Tama. Ano pa may nagbigay sa'yo ng payong, di ba? Ay, nakakainis. Nakakainis talaga. Galit na ako. Kasi nagharap kami ng sponsors for the event. Binigyan ako ng payong, 10 piraso, si Cynthia Villar. Ang yaman-yaman niyan. Kasi syempre, yung mga hiningi namin, bibigay din natin sa OFW Family Day. Like yung SM Appliances, bibigyan tayo ng appliances, pamimigay din natin yan. Yeah. Tapos yung Jerry's Grill na gift certificates worth 40,000, pamimigay din natin yan. So sinulatan natin si Cynthia Villar kasi isang katerma commercial niya sa TV. At ang yaman-yaman nyo, tapos magbibigay kayo 10 payong. My God! Shame on you, di ba? Okay, babalik tayo dyan. Babalik tayo, baka madimanda pa ako. Okay, ang programang ito, hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration, 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat, SSS, OFW, believe kami sa inyo, at PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado, at ang ECC, Employees Compensation Commission, higit pa sa benepisyo ang binibigay ng serbisyo. Wait lang! Alin ng mundo ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ang buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph.
Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Gilpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. This is Gabay ng OFW International, simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International with Tita Lumedina. Perang pinaghirapan, dapat ingatan. Huwag waldasin kung saan-saan. Pati magnegosyo para future mo ay sigurado. Usapang pera, magnegosyo tayo. Okay. Naku, naliligo pa si Kuya Ray. Naliligo pa ang interview ko. Gabi-gabi naliligo. Okay, para fresh do sa interview natin. Oo. Kahit nasa radyo lang 'yun, dapat fresh. Oo nga, no. Okay, bigyan muna namin kayo ng mga nagbabagang balita dito sa Pilipinas. May Tom Cruise ba tayo diyan? Yan. Okay. Okay, happy nirmahan na po ni Pangulong Noynoy Aquino para sa maging batas ang anti-cybercrime law. Daming tumututol dito, Jonas. Aha. Bakit ka mo? Kino-question nila yung freedom of expression, lalo na mga vloggers. Oh, yun! Tama, pinirmahan na nga ni Pangulong Noynoy Aquino para maging batas ang anti-cybercrime law sa kabila ng pagtutol ng iba't ibang grupo sa mga provisyon ng batas. Ayon sa Malacanang, binusisi naman ito ng maigi at mapapangatawanan umano ng batas ang mga pag-question ng mga vloggers, professional at mga magagaling na hackers. Nagpakitang gila sa mga hacker kaya pinasok ng mga ito ang ilan sa mga government sites. Government sites. Naku, ba't naman sila ganun? Sinubukan talaga nila yung galing. Magaling sila, no? Magaling sila. Oo, pero hindi mo sila makilala. Actually, ano, yung kasi daw, para may online libel, pwede kang kasuhan kung meron kang sinabing hindi maganda. Actually, parang sinisikil ang freedom of expression. Yeah. Hindi rin kasi binusisi ang batas. Correct. Sabi naman ng Malacanang, bakit hindi sila lumitaw nung nagkakaroon ng debate o deliberation sa Congress? Kung kailan pipirmahan na yung batas ni Pangulong Aquino, saka sila nagpo-protesta. Eh, pero Tito Lu, wala naman pagkakaiba kung written o verbal ang libel kon mo. Eh, kung binanggit mo, di libelous pa rin. Actually, pwede ka naman maglagay pseudonym, di ba? Hindi ka naman makakasuhan nun. Kunwari, ikaw, nagsulat ka dun, di mo naman tunay na pangalan. Paano nila matitrace yun? Kaso lang, Tito Lu, kasi yung IP address. Ah, ganun. Aba, galing, ha? Yung IP address. Oh, ngayon, malalaman protest nila ikaw na sa'yo nang galing yun. Ah, ganun. So, ngayon, meron ng limang nag-file sa Supreme Court ng protesta, di ba? Ito daw yung magandang forum, hindi yung pupunta ka sa kalye para magprotesta o i-hack yung mga government offices. E lima na yung nagsampa ng petisyon sa Supreme Court na kumukontra sa batas, particular na ngayong online libel. O sige, ano pang balita dyan, Tom Cruise? ito naman si Balitang Pilipinas pa rin. May epekto umano sa mga overseas Filipino workers ang patuloy na pangungutang ng dolyar ng gobyerno dahil habang lumalakas ang piso ay nababawasan naman ang halaga ng ipinadadalang dollars ng mga OFWs. O nga naman, bumababa nga ngayon dollar. 41 na? Correct. Kaya ang suggestion naman ni Senator Miriam Defensor Santiago ay mangutang na lang ang bansa sa ibang Bangko Sentral ng Pilipinas. Oo, sa Bangko Sentral, wag na sa mga foreign banks. Yeah, yun ang kinukuhan niya para daw kasi kahit daw tumaas pa ng 5.4 ang halagang pinadadala ng mga dollar remittances. Kaso since bumaba yung value ng peso, parang bumaba pa rin talaga yun. Malungkot yung mga OFWs pag ganyan. I know. Di ba? Anyway, siyempre dito sa Pilipinas may mga balita rin na pangingidnap ng mga bata, mga paslit na bagong silang. Last, kahapon lang ay meron pong, siyempre pag ganyang balita, worried ang mga OFW na may anak na maliit, di ba? Dahil hindi na nakikita nila naman nangyayari. Oo nga, kahapon lang ay may muntik na makidnap yung isang
anim na taong gulang na bata matapos tawagin ng sindikato yung maid at sinabing pinasusundo ng bata nung kanyang nanay na nasa Green Hills. Bibili daw ng iPad. iPad 5. iPad. Ano na ba? iPhone 5 na ba? Yes. Pagkano ba yun? Mahal? Mga 40,000 yata yung tikalo. Tapos maka-hold up ka lang, 40,000, no? Naku, yung mga kababayan natin OFW, sabihan niyo po yung mga anak, pag hindi nila kilala kung sino man ang sumas nagsasama sa kanila, huwag pong sumama. Yes, at maging alerto kasi alam mo nang usong kasi dugudugugang, budol-budolgang. Diba? Ay, naging ano ka naging ano, na-experience namin yan. Meron kami katulong sa Antipolo. Mm-hmm. Sinabi eh pinapadala ko raw yung wala naman kung alahas, no? Eh dinala yung mga gamit namin, camera, cellphone. Buti na lang nasalubong namin siya sa gate nung ng village. Ay, naka-tricycle siya. At yun daw kumausap sa kanya. Eh, magkikita daw sila sa luneta. Eh, ewan ko, ba't nila alam na meron kaming parang remote? Yung wireless na phone? The so, shocking. Ayaw ipababa. Pinadala yung wireless na phone sa kwarto o hanapin mo yung mga alahas niya dyan. Hindi, syempre, busy nga naman. Correct. Hindi niya ako matawagan. Buti nakita namin siya sa gate. That's good. That's good. Hindi kami, hindi natuloy. Palabas na siya ng gate. Correct. Dahil meron daw tumawag at na-aksidente daw ako. Sabi, kausapin ko po si ate, marami daw bulak sa bibig. Maraming bulak sa bibig at dugudugo yung bibig. Kaya nga pala dugudugugang. Kaya dugudugugang. Ganun pala yun, no? So kahit kausapin mo at maraming bulak ang bibig, kakausapin yung maid, hindi ka rin maiintindihan kasi punong-puno ng bulak ang bibig. Yung pala yun, ang galing dugudugugang. Kaya dugudugugang. Anyway, sabihin nyo sa mga kasama nyo sa bahay sa Pilipinas na mag-ingat sa ganitong sindikato kasi... Maraming ang nabibiktima. Mga modus operandi yan, Tito Lu. Ah, okay. At syempre, no? Sa iba pang balita. At ito naman, Tito Lu, pinakakasuhan ng ombudsman ng kasong graft sa Sandigan Bayan, si retired PNP Director General Jesus Versosa. Kasi, at pito pa nitong opisyal ng PNP, kaugnay ito sa maanomalyang pagbili ng 75 na defective police rubber boots noong 2008. No. Kaya alam mo yun, nagkakahalagang 131 million ang halaga ng anomaliyang pagkakabili ng rubber boots. Mm. At binili yan nung makaraang matapos ang bagyong Ondoy at Pepeng. At syempre, hindi na pakinabangan kasi defective nga ang lahat ng ito. Eh, pang ilang rango ba ng... Pag ilan ba ang PNP sa mga... Pinakakurap na government office. Naku, wag na lang natin BIR. Alamin kung saan ang rango nila. Basta alam natin... Lagi silang lang, pasok. Lagi yan silang pasok at lagi yan may mga anomalya. Katulad yung dati, supply ng mga uniforms. Balik, fight lang sa kanila lahat yan. Oo nga. At sila'y nanatiling... Kasama. Sa listahan ng mga corrupt office. Naku yeah, naman. Na ngayon nga lang, alam mo, sa amin yung Barangay Hillcrest, yung police na naka-uniform pa na huling nagsashabu. Sa Cubao yun eh, malapit sa amin. Naku po. Okay, yan. Sa ating showbiz na? Huwag na lang muna. Sige, mamaya tatawagan natin si Kuya Ray. Meron pa isang balita bago ating showbiz news. At ito naman, muling nagpalabas ng advisory ang U.S. Embassy kahapon kaugnay umano sa banta ng security ng mga U.S. citizens na nasa Pilipinas, particular na sa Metro Manila. Hinikayat din ng U.S. Embassy ang mga kanon na mas maging maingat sa kanilang daily routine, maging low profile at kanselahin ang anumang pagtitipon, lalo na kung American gatherings ito. Ayon sa U.S. Embassy, may nakabang banta ng terorismo at karasan laban sa mga U.S. citizens saan mang panig ng mundo. At nag-text si Beth habang ikaw yung nagbabalita. Sabi niya, gandang gabi po Ate Lu, Kuya Jonas, salamat po sa mga magagandang papuri niyo sa aming RPFC, Radyo Pinoy Fans Club. Was. Sana matuloy ang pagpunta niyo sa Christmas. Nangako ka ba? Pupunta tayo doon. Hindi po. Christmas party daw sila sa December 16. Eh, December 18 may event tayo. So, pupunta kami dyan December 16. Alis kami ng 17. Marami ng 18 dito. Kaya nga, malabo kami makapunta sa Christmas party niyo. Kasi nga sa December 18, meron tayong OFW Family Day sa POEA. Yes. Kaya, kung di kayo makakuwi ng Pilipinas, sabihan niyo yung pamilya niyo na sumali. Good. Dahil naka-reserve ang mga tickets, papapanulunin ko yung pamilya niyo. Huwag na yung mga kung sino-sino lang. Oo, madadayayin ko yung raffle. Diba? Nakatawa-tawa si ating sabi ko, diretso, dapat manalo yung ano. Eh, wala naman bahay yung raffle ticket eh. Katuan lang yun eh. Pero Tita Luhan, we don't actually praise yung mga taga-RPFs dahil kaibigan natin sila. Oo nga. Kasi nakikita talaga natin kung ano yung mga projects nila. Oo. At kung paano nila pinaliligaya ang isa't isa.
Tama. Oo, sikat diba? Sila sa Taiwan, ha? Oo naman. Diba Pearly Beth at si Mary Ellen Espero, sina Edward Celeste, yes. Kahit may mga radio program din doon, pero lagi silang... Nakatutok. At lagi silang nanonood sa archive broadcast. Correct. At lagi may sweetness sila. Oo nga, araw-araw. Sila, Tita si Peter, Pearly. Ate Atip sila, Ate Ellen. Oo, gusto ko yung mga nga-joke dyan. mga joke dyan, isang bastos ha, pero nag-enjoy ako.